Magandang araw mga kapo Tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Bilang pagsisimula ng selebrasyon ng Counselor's Week, nagsagawa ang Taguig ng Misa ng Pasasalamat sa Lakeshore Hall, Barangay Lower Bicutan ngayong araw, September 1. Pinangunahan ni Father June Sanchez ang naturang Misa. Naghatid naman ng pasasalamat si Mayor Lani Cayetano sa mga konsehal ng lungsod dahil sa buong puso nilang paglilingkod sa mga Tagiganyo. Aniya, patuloy na gumagawa ng mga programang makapamilya at nakatuon sa lalo pang pag-unlad ng katayuan ng buhay ng mga mamamayan at ng lungsod ang mga lingkod bayan. Dagdag pa ni Vice Mayor Arvin Ian Alit, patuloy na makikipagtulungan ang sangguniang panglungsod sa sangay ng ehekutibo. Dumalo rin sa selebrasyon si Taguig District 1 Representative Ricardo Ading Cruz Jr., mga konsehal mula sa District 1 at 2, SK Federation Chair Beng Maximo, ABC President George Bocobo, SP Secretariat Dixon Rono, maging ang mga kawanin ng sangguniang panlungsod. Magkakaroon ng mga aktibidad tulad ng forum at seminar simula ngayong araw bilang bahagi ng selebrasyon. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 212, ang Philippine Counselors Week ay ipinagdiriwang tuwing unang linggo ng September. Sa taong ito, ang tema ng selebrasyon ay Enabling Counselors Nationwide as Agents of Sustainable Economic Development through Quality Local Legislation Towards Digital Governance and Food Security. Bilang bahagi ng Counselors Week 2022, ang Sangguniang Panlungsod Office, Committee on Women, Children and Family Affairs, at Committee of Laws, Rules and Internal Government ay nagsagawa ng komprehensibong forum na naglalayong labanan ang online sexual abuse and exploitation of children. Isinagawa ang forum ngayong araw, ika-isa ng September sa Lakeshore Tent sa Barangay Lower Bicutan. Ang talakayan sa forum na pinamagatang Online Sexual Abuse and Exploitation for Children and the Role of Legislator and an Effective Legislation ay pinangunahan ni International Justice Mission Head Glenn De Guzman. Ibinahagi ni De Guzman ang mahalagang impormasyon tungkol sa Online Sexual Abuse of Children o OSEC at kung ano ang mga hakbang na marapat gawin ng lokal na pamahalaan upang matigil ito. Ayon naman kay Punong Lungsod Mayor Lani Cayetano, na idiniin din na ang responsibilidad ng mga lingkod bayan at pampublikong opisyales ay ang protektahan ang susunod na henerasyon. We want to discuss this issue and we want to resolve this issue because we care so much, no, dun sa future ng ating younger generation. Again, we are doing this because we want to be known as a loving and caring city. Dumalo rin sina City Vice Mayor Arvin Alit, Chairperson on the Committee on Women, Children and Family Affairs, Konsehal Maris Balina Eron, Majority Floor Leader and Chairperson on the Committee of Laws, Rules and Internal Government, Konsehal Jaime Garcia, Committee on Women, Children and Family Affairs, Vice Chairperson Baby Gloria De Mesa, si City Social Welfare and Development Head Nikki Rose Operario, mga konsehal ng Taguig at mga daycare workers sa forum upang suportahan ang advokasya. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpabooster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na ring magpabooster ang edad 12 to 17 years old na nakapagbabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagiganyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, Chase QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong screen ang schedule.
Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Jessica Villa at ito ang Taguig City Daily Report.